Muslim po ang tatay ko at marami siyang asawa. Hindi ko alam kung pang ilan ang nanay ko, pero sa una niyang asawa ay 8 ang anak nila. Huwag niyo po sanang masamain ang kwento ko. Mahal na mahal ko po ang aking mga magulang, pero minsan hindi ko lang talaga sila maintindihan. Tawagin na lang natin siyang Rochelle. At lumaki si Rochelle na alam niya kung ano ang sitwasyon ng kanilang pamilya. Dalawa silang magkapatid ng kuya niya, pero lumaki silang dalawa na kasama ang unang pamilya ng tatay niya at ang 8 anak nito, pati na rin ang kanyang stepmom. Bata pa lang si Rochelle ay sinasabi na sa kanya ng kanyang papa na galit siya sa mama nito, kaya ayaw niya na nagpupunta sila sa bahay ng nanay niya. Ang tatay ni Rochelle ay isang sundalo, kaya tuwing ikatlong buwan lang siya umuwi, kaya lumaki siya nakasama ang stepmother niya at ang kanyang kuya. Hindi naman sila mayaman at kung minsan ay nahihirapan pa dahil sobrang dami nila na nakatira sa isang bahay. At grade 3 si Rochelle na magpaalam sa kanya ang kanyang biological mom na pupunta na siya ng US para doon magtrabaho. 9 gulang lang si Rochelle noong mga panahon na yon, kaya ang akala niya ang Amerika ay kasing lapit lang ng Maynila. Pero 3 na ang nakalipas ay hindi pa rin nakakauwi ang kanyang biological mom at hindi pa uso ang cellphone noon, kaya wala silang communication. Lumipas ulit ang panibagong 3 nang makauwi ang nanay nila sa kanilang probinsya, kaya sobrang saya naman ni Rochelle. Pero umuwi lang ang nanay niya para magbakasyon ng ilang linggo at bumalik siya ulit ng US, kaya sobrang sakit pa rin yon para kay Rochelle. At makalipas lang ang ilang taon ay nagpursigi ang kanyang mama na makuha na sila ng kanyang kuya at madala na sa US. Dahil sa ngayon ay 23 years old na si Rochelle at nagtatrabaho na po siya sa US at nakatira siya sa bahay ng kanyang nanay. Pero sa isang linggo ay lilipat siya ng bahay sa bahay mismo ng kanyang best friend para sabay na silang magtapos ng high school. At ang dinadamdam ngayon ni Rochelle ay sa tuwing humihingi siya ng pera sa kanyang nanay ay palagi itong may nasasabing hindi maganda. Pero kapag mga kamag-anak niya sa Pilipinas ang nanghihingi ng pera sa kanya ay bigay lang ng bigay ang nanay niya. Hindi na rin kinaya ng kanyang kuya ang ganong sistema, kaya bumalik na ito ng Pilipinas. Naiintindihan naman ni Rochelle na kailangan niya magtrabaho sa sarili niya para masuportahan niya ang kanyang pag-aaral sa US. Ang hindi niya lang maintindihan ay palagi siyang pinipressure ng kanyang nanay na kailangan niyang makapagtapos ng high school. Sobrang mahal daw kasi ng tuition niya na umaabot, pero hindi ako sigurado kung tama ang pagkakabasa ko kung $2,700 o $27,000. Hindi pa kasama dito ang gastusin niya sa araw-araw at ang inuupahan niyang kwarto sa ngayon. Palagi sinasabi ng nanay niya sa kanya na kailangan niyang mag-aral na mabuti, samantalang siya po ay full-time na nagtatrabaho at full-time din po siyang estudyante. Si Rochelle din na nag-iintindi at nagbabayad ng lahat ng gastusin niya, kaya minsan ay dumarating sa punto na kinakapos din siya. Kaya minsan ay lumapit siya sa kanyang nanay at nagtanong siya kung pwede daw ba siyang pahiramin ng $2,000 para pambayad ng kanyang tuition. Hindi naman siya nanghihingi dahil babayaran niya naman ito paglipas ng isang buwan, pero ang dami niyang reklamo na narinig galing sa nanay niya. Pero kapag sinusubukan niya naman na huminto na sa pag-aaral para matutukan ang kanyang pagtatrabaho ay pinipressure pa rin siya ng nanay niya at pinapangakuan na tutulungan sa pag-aaral. Minsan ay naiisip ko na paano kaya kung nasa Pilipinas lang ako, kagaya ng dati na nabibigyan ako ng allowance ng mama ko, siguro tapos na ako ng high school ngayon. Hindi siguro ganito ka-stressful pag sabayin ng lahat ang pagtatrabaho at pag-aaral. Dahil literal na okay na dinala nila ako dito sa Amerika, pero ikaw na ang bahala sa buhay mo. Huwag niyo po sanang masamain ang sulat ko dahil mahal na mahal ko po ang mama ko, pero hindi ko lang talaga siya maintindihan. Gusto ko po sanang ishare ang istorya kong ito at sana mabigyan niyo din po ako ng advice. Hanggang dito na lang, Ate Charisse. Yan ang pinakamahirap pag tayo ay nasa ibang bansa dahil wala tayong ibang maaasahan kundi ang mga sarili lang natin. Halimbawa na lang si Rochelle na kasama niya ngayong nanay niya, pero ayaw naman siyang tulungan pinansyal. Para sa akin sa ngayon, kung kaya mo pang igapang ang iyong pag-aaral at pagtatrabaho, ituloy mo na lang, hayaan mo na lang yung mga sinasabi ng mama mo. Pero kung hindi mo na talaga kaya, nahihirapan ka na at sumusuko ka na, pwede ka naman magtapat sa kanila na ayaw mo na. Pero bago ka tuluyang sumuko, kausapin mo muna for the last time ang iyong mudrakel. Sabi mo sa kanya na baka pwedeng tulungan kanya o pwede rin sigurong lumapit ka sa tatay mo para makatapos ka na ng pag-aaral. Pero ang ending ay nasa iyo pa rin ang desisyon. Pero bago ka gumawa ng desisyon ay pag-isipan mo muna ng mga 20. Sayang din kasi yung opportunity dahil tandaan mo nandiyan ka na at walang bagay na madali. Lahat yan pinaghihirapan talaga. At kung gusto mo naman ang mas madaling paraan, dito ka na lang siguro mag-aral tapos bumalik ka na lang dyan para magtrabaho. Kaya para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Say Carp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya shoutout muna kay Jay and Kate Launio, Charmy Nepalis at Jane Valdez, Jojit Delingon at August Tangkalagan. Kaya yun lang. Like and share para alam mo naman namin bukas. Bye-bye!